So kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Niza Gueco. Tong channel na to is about freelancing. So naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun. Start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So, today, pag-usapan natin yung about sa freelancing black hole. Ano ba siya at saka kung paano natin iiwasan mahulog dun sa black hole na yun. As a freelancer kasi, pagpasok mo sa freelancing, bigla kang ma-subject sa freedom. Maraming freedom kang mararamdaman compared mo dun sa kung nag-work ka before. Kung nag-work ka sa corpo or kung nag-work ka sa office, so, nandun yung unang-una, wala kang alarm. So, nandun yung, kasi pag nasa office ka, kahit na puyat ka na kagabi, kailangan 4 o'clock gising ka or 5 o'clock gising ka. Kasi kung hindi, hindi ka maaabot sa office on time. Malilate ka sa, malilate ka sa office dahil sa traffic. Naman yung traffic, pag umalis ka ng 5:30, masyado ka maaga sa office. Pero pag umalis ka ng 6, late ka na. Yung may mga ganon. So, maaga yung, may freedom kang makukuha sa freelancing. Tapos yun nga, wala kang traffic. Mas malaki yung kita. Ganon. So, habang nakukuha mo yung freedom na yun, hindi mo napapansin, nagiging, parang kinukuha mo lahat, nagiging greedy. Kasi pag-absorb ng freedom na yun, nahuhulog ka na dun sa black hole ng freelancing. So, today, pag-usapan natin yung limang black holes ng freelancing at para hindi kayo mahulog doon pag nag-freelance na kayo. Number one, not working smarter. Ito yung mga akala nila, the more hours you have, the more successful you are in freelancing. Well, sabihin na natin na yung success is kanya-kanya naman yan eh. So, hindi mo naman pwedeng sabihin kung ano yung success for one person, kung ano yung success for me, kung ano yung success for you, iba-iba yan. But, yung iba kasi, meron na silang full-time job. Kukuha pa sila ng isa pang full-time job. And, kukuha pa ng part-time. So, may mga iba nag-work ng 80 to 100 hours para ma-reach nila yung gusto nilang kita. So, sinasabi ko lang, yun, black hole siya na naubos na yung oras mo. Kung sige, sabihin na natin walang traffic or kaya naman ng katawan mo, pero sooner or later, may aspect ng buhay mo na magsasuffer. Kasi, kung 100 hours kang nagtatrabaho or 80 hours kang nagtatrabaho, 168 na lang ang hours natin a week. Tapos yung tulog mo pa. So, maraming oras kang nawawalan. Kung siguro kulang yung tulog mo or kulang yung time mo sa family mo. So, pwede mag-suffer yung family relationship mo or mag-suffer yung health mo pag marami kang oras sa freelancing. Since freelancing naman siya, why don't we work smarter, di ba? For example, 40 hours na $5, tapos isa pang 40 hours na $5, ba't hindi ka maghanap ng $10 na 40 hours? So, same amount of kita in half ng time na kailangan mo. Yun lang yung concept, ha? Kung kaya mong kitain in half the time, kapag nagtaas ka ng rate, ba't hindi ka magtaas ng rate, di ba? Instead of kuha ka ng kuha ng hours na same rate lang, ang nasa sacrifice mo is hours. Time. So, di ba? Mas maganda ng magtaas ka ng rate para yung time magugol mo sa ibang bagay. Pangalawang freelancing black hole natin is not saying no. Ito yung mga
kuha ng kuha ng clients, yes ng yes sa clients, kahit hindi na kaya ng oras nila. So, yun nga, katulad nung una nating black hole, baka mag-suffer na yung health mo, mag-suffer na yung tulog mo, mag-suffer na yung family life mo, social life mo, dahil kuha ka ng kuha ng client, tapos hindi mo mamamalayan hanggang bibigay na yung katawan mo, or sobra na yung, alam mo yun. So, as a freelancer, dapat may boundaries tayo kung hanggang saan lang tayo. Hindi pwedeng yes ng yes ng yes. Oo, pera yan. Kailangan natin ng pera. Pero, there are more things that are more important than money. So, pera yan. Kikitain mo yung pera na yan. Pero, ma-hospital ka naman dahil sobra ka sa fatigue. So, maubos din dun yung pera mo, diba? So, balance lang tayo. Lagi tayong nasa gitna lang. Huwag tayong susobra lagi sa ano. So, nagkaroon tayo ng boundaries na hanggang dito lang. Kapag lumagpas na dito, hindi na ako kukuha ng client. Or weekly, kung ayaw mo nahiya ka talaga mag-no, weekly. So, weekly, ito lang yung max number of hours ko. Di sabihin mo sa client, sorry, hindi ko na kaya this week. So, instead na nag-no ka, sinabi mo na hindi mo kaya next week at next week na lang siya kung pwede. I mean, hindi mo na kaya this week. Next week na lang siya kung pwede. Diba? So, hindi mo siya sinabing no. Binigyan mo siya ng option kung gusto niyang next week. At hindi mo sinacrifice yung well-being mo. Dahil, nakaset ka pa rin dun sa boundary mo. Freelancing black hole number 3, not stepping off of your computer. So, ito yung mga 24/7 na silang nakaharap sa computer. Kasi, as a freelancer, ano tayo eh, parang on call, aligaga ka pag may email ka, aligaga ka pag hindi ka online. Kasi nga, online yung work natin eh. So, pag hindi tayo online, alam mo yung feeling na takot ka, parang nagpo-procrastinate ka. I mean, natatakot ka na pag nag-online ka, ang daming messages, tapos maano ka, masistress ka kung ano yung susundin mo. So, may mga iba na hindi na talaga sila umaalis ng computer. Kahit minsan, pag tinignan mo mabuti, nag-Facebook lang naman sila or nag-iibang bagay na hindi productive. So, pero ayaw nilang umalis sa computer kasi nga baka may mag-email. So, katulad nung ano natin kanina, set boundaries for yourself. Set mo yung time mo na ito lang yung time ko online, ganito. Tapos pag nag-message siya after nito, bukas na yung sagot. Parang normal office lang yan. Kasi pag sinet mo yung sarili mo na 24/7 available for the client, aabusuhin niya talaga yan. Kasi hindi niya alam kung ano yung boundary mo eh. Kung ano yung boundary mo, ano yung boundary ko, iba sa boundary mo, iba sa boundary ng ibang tao. So, kung ano yung boundary mo, responsibilidad mong iparating sa client. Na for example, ako, hindi ako nag-work ng Sunday. So, responsibilidad kong sabihin sa client na hindi ako mag-work ng Sunday. So, alam niya na pag nag-message siya ng Sunday, hindi ako sumagot, okay lang kasi hindi nga ako nag-work. Pwede naman ako sumagot kung importante. Or kung may papagawa siyang sobrang importante ng Sunday, alam niyang Saturday pa lang, kailangan na niyang sabihin sa akin dahil may risk na hindi ko mabasa ng Sunday. So yun, mag-set kayo ng boundaries. Like for example, madaling araw ayoko na mag-work. Hindi na ako magbubukas. Hindi na ako online. Do not disturb na ako after 12. So, alam ni client yon. So, pag alam ni client, pwedeng mag-iiwan lang siya ng message. Pero okay lang kahit hindi mo sagutin. Ayun. So, ikaw din sa sarili mo, magkaroon ka ng boundary. Tsaka, syempre, dapat alam mo rin kung ano yung importante para sa client. Dapat willing ka rin kahit papano mag-bend ng rules mo if sobrang importante naman yung kailangan ni client. So, give and take lang yon. Kung nire-respeto niya yung boundary mo, kailangan respetuhin mo rin yung business niya at na alam mo kung sobrang importante yon at kailangan mo mag-bend. Dapat willing ka rin doon.
freelancing black hole number 4, not having an offline life. So, ito yung mga nasa-sacrifice na nila yung social life, family life, tulad din nung kanina na parang puro work, or puro makaharap sa computer, tapos hindi na sila makalabas kasama yung friends nila, or hindi na sila makalaro kasama ng mga anak nila. Minsan, mas maraming ganito eh, sadly. Why nila is, gusto ko makasama yung anak ko, kaya mag-freelance ako. Pero nung nag-freelance naman, hindi na umalis ng computer. Tinodo na lahat ng oras. Eh, hindi rin niya nakasama yung anak niya. Makasama niya man, tulog lang. Hindi rin naramdaman ng anak niya, di ba? So, set your boundaries. Tapos, kanina pa, set your boundaries, di ba? So, ano to? Yun. set your boundaries at be firm dun sa why mo. Alamin mo yung why mo at syempre ibigay mo kung ano yung nararapat dun sa pamilya mo at saka dun sa social life mo. Magkaroon ka ng hobby na offline. Pwedeng online pero off work. Magkaroon ka ng ibang pinagkakaabalahan. Huwag lang yung puro work. Kasi hindi na healthy sa utak mo yun eh. So, yan. Pangalagaan natin yung utak natin dahil yun yung isa sa mga puhunan natin. Freelancing black hole number 5, not having another stream of income. So, ito yung mga lahat ng basket nila is nasa freelancing lang. So, tulad na sinabi natin kanina, nag-focus sila na nag-focus magdagdag ng nagdagdag ng nagdag ng hours. So, sorry na agad, hindi lang ako. So, dagdag sila ng dagdag ng hours. Kasi bata pa sila eh, kaya pa nung katawan nila eh. So, active income yun. Yun yung pag nagtrabaho ka, may bayad ka. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. So, tapos pag nagkasakit siya, minus bayad. Or pag matanda na siya, hindi na niya kaya yung 100 hours, yung 80 hours, magbabawas siya ng trabaho. Pag hindi siya nag-grow, hindi siya nag-strive mag-grow at naging stagnant siya, pag retire niya, wala rin siyang kikitain, di ba? So, ang aim natin, to work smarter, i-consider nyo na instead of getting more active income dun sa more clients as a freelancer, yung freedom na makukuha mo dun sa freelancing, gamitin mo as time para magbuo ng other stream of incomes. Businesses, investments, yung mga passive income, ganun. Kasi yung passive income na yan, hindi naman yan basta-basta na lang ginagawa eh. Yung mga passive income na yan, yun yung tinatanim. So, habang may freedom ka, habang kumikita ka sa freelancing, tas may konting freedom ka, yung freedom na yun, gamitin mo magtanim ng ibang passive income. Para by the time na hindi mo na kaya magtrabaho, kahit bitawan mo yung freelancing job mo na active, kumikita ka dun sa passive. At saka hindi lang siya iisang stream of income. Kasi pag nagkasakit ka, may kikitain ka pa rin. So, huwag tayo mahulog na sa freelancing black hole na nahulog sa active income. So, focus tayo mag-set ng iba pang other stream of incomes para sa atin. So, yun yung iilan sa freelancing black holes na sadly nahuhulog yung ibang fellow freelancers natin. So, para sa inyo, be conscious na dun sa mga na pwedeng mangyari yon. At syempre, pag nangyari yon, ilabas nyo agad yung sarili nyo at huwag nyo hayaang mahulog yung sarili nyo sa black hole na yon. Kasi kayo rin yung magsasuffer, hindi naman ako. Hindi naman yung ibang tao, diba? So, alagaan natin mabuti yung sarili natin. Kasi, isa lang yung sarili natin. Malamang. Basta yun. Kasi, mahirap na pag yung health yung kalaban. Hindi natin mabibili ang health at saka ang relationship. Maraming bagay ang hindi natin mabibili. So, huwag nating ubusin yung oras natin at yung health natin para sa pera. Ayun lang naman. So, thank you!